Good morning! Ayan, ang daming snow. Medyo freezing. Matigas ang snow. Ayan, very good yan. At hindi basa. Kasi kung basa, mabasa din yung daraanan. Ayan, puting-puti ang kapaligiran. Ayan, ang mahirap na snow, yung ice, yung grounds, tapos sa taas ay snow. So, magkakaroon ng mga black ice sa karsada. Hindi mo na mamalayan na ice pala sa ilalim, tapos bigla ka na lang na madudulas. Maraming mga pangyayaring ganyan. Mga matatanda, minsan na na i-emergency. Siyempre, mag-iingat sa paglalakad sa winter. Mga sasakyan, mga ice, may mga ice. No, pero hindi gaanong maraming snow yung bumagsak kagabi. Kaya, manipis pa. Ayan, mga sasakyan, frozen. Ito, hindi ito, walang to. Wala siyang heater. Tingnan nyo, wala siyang heater. Kasi dito siya nagpa-parking lang sa 24 hours. Itong mga dito, yung mga nasa gilid ng aming community na karsada, 24 hours yan. Baka nga pinalitan na yan ng 4 hours na lang. 4 hours na lang. So, walang heater. Sa kami, yung mga matatagal na dito, na nakabili ng bahay, may mga sariling mga heater. Pero binabayaran yan. Binabayaran monthly. Ilalagay mo yung heater, tapos yung timer, kung anong oras sa sasakyan mo, kung anong oras mag-uumpisa yung pag-warm up para para tunaw na yung mga snow sa windows ng sasakyan bago ka umalis papunta ng trabaho. Tunaw na syempre, at madali na lang siyang i-brush out from the windows ng sasakyan kapag may heater. Pero pag walang heater na ganun sa iba, yung i-scrap pa yung windows ng sasakyan para matanggal yung mga ice. Syempre, 751 yung aking bus papunta ng Expo Center, and then from Expo Center sasakay ako ng tren papuntang Huapalati, and then from Huapalati bababa ako, lilipat ako sa isa pang tren papunta naman ng airport. Mahaba ang aking, may rabbit tumatakbo dun. Kawawa na naman ngayon ng mga wild animals kasi wala silang makakain sa gubat. Ayan, kaya sa backyard namin, nilalagyan ni Lalab ng maraming pagkain ng mga ibon. Iba't ibang pagkain. May mga seeds. Tapos may mga sausages. Tapos sa rabbit naman, yung kaura, kung tawagin dito? Yung parang palay. Tapos, carrots. Tapos yung mga mansanas din para sa mga usa at sa malalaking mga nilalagay dun sa forest, yung para sa mga malalaking wild animals dun sa forest. Nilalagay mansanas, carrots. May nakita pa nga ako dun naglagay ng patatas. Sabi ko kay Lalab, may may mga wild animals na kumakain ng patatas?
Bakit nila nilagyan ng patatas dyan sa forest? Ayan, ang karsada, puting-puti. O, ayan. Tapos yung nadadaanan ng mga sasakyan, ayan, tunaw na yan yung kasi nilalagyan ng early morning ng mga trabahador ng karsada. Nilalagyan na yan ng asin. Yan, yung brown na naguhit dyan sa karsada. Nilalagyan na ng asin para matunaw yung mga ice at saka mga snow para hindi madulas. Yan. Tapos dito naman sa mga sidewalk namin, mamaya pa yan lalagyan ng, inuuna kasi yung mga main roads, yung mga malalaking karsada. Tapos itong sa sidewalk, yung sa bisikleta at sa mga tao, mamaya lalagyan na yun ng sands, yung gravel sands, para ano, para hindi madulas yung mga tao. Yan. May mga students na, estudyante papasok na, naglalakad lang. Yan. Napakatahimik dito. Freezing ngayon, parang minus ano, parang minus 8 yata, minus 9. Malamig pero walang hangin. Okay lang kahit ganyan na minus. Huwag lang mahangin. Huwag lang mahangin. Ayan, para hindi malamig. Ayan, tatlo na kami dito sa bus stop. Alright, so ito ngayon ang kaganapan dito. Winter. Mahirap ang araw-araw na mga ganap sa labas kapag ganitong winter. Ayan. So greetings to all of you from Finland and thank you for watching.